Magandang araw po to the viewers of MGK. Aming pong mga kaibigan from Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac, and our viewers sa aming pong YouTube channel, welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. For today, Mrs. G, ano ba ang ating recipe? Si Edwin ang gumawa niyan, kaya isipin ko yung pangalan. Teka, kangkong with shrimps and oyster sauce. Napaka haba naman ang pangalan, pero mukhang nalalasahan ko na, okay? Papakita po namin ang paggawa nitong vegetable dish na ito sa amin pong pagbabalik. Magandang araw po mga kapitbahay. Isa na namang masarap na ulam na madaling iluto ang ipapakita namin sa inyo. At kasama ko si Edwin para i-demo niya kung paano namin ginagawa sa bahay ito. Maglagay po tayo ng konting oil. Garlic din natin kailangan mag-brown. Stir-fry po natin ingredients na lang. Alam mo, Chinese recipe yan. And in Chinese cooking, you need a strong fire. Strong fire? O yan, sunog na nga. Strong nga yung fire mo. Ayan, pag nag-taste color na. Dito po yung ating tapis, yung shrimp. Ayan. Habang hinintay natin kumulo yung ano? Kumukulo na yan. Water. Mag-isa na tayo ng bawang. Konting oil. 3 pieces garlic. Season. Medyo brown na po, lagay natin yung ating onion. Ginger. Oyster sauce. Something water. Something salt. That's sugar. Bebel na iwan. Naan po natin ng konting apoy. Ngayon, pag kumukulo na po ito, ang ating tubig,
i-blanch po natin yung ating kangkong. Tinikman mo nila? Hindi pa. Mamaya, kailangan kasama na lahat siya. Then I suggest, yung liquid dyan sa pinaggisahan mo ng hipon, isama natin dito, lagyan mo ng konting tulog yan kasi nandiyan ang lasa ng hipon. Sesame oil po para lang may pampabango dyan. That's Chinese. Then, simply add the shrimps on top sa puso. Napakadali po lutuin. At napakadaling kainin. Sa akin lang to. Maraming pa yung hipon sa kangkong. Okay po. Finish. Other things from Mrs. Galang's kitchen. So this is our finished product. Kakita nyo naman mukhang very simple, very light. Ang daling gawin, no? Ang daling natapos kanina. At saka, it's another way to enjoy your kangkong, kung medyo sawa na kayo sa meat, shrimps. Pero, di ba na pwede rin gawing parang lechon kawali? Yes, ang talagang recipe niya, lechon kawali. Mm-hmm. Kaso, ayaw ko na pakainin ang tatay mo kasi pag niluto ko, yan ang lechon kawali ang nasa itaas. Wala na. Hindi mo mapipigil. Mm-hmm. Pero, you know, shrimps. Masarap, no? You can never go wrong. Masarap pa rin siya. But the kangkong itself, maski wala yung meat. Actually po, kahit walang meat, walang or meat, anything, walang hipon, kangkong. Kangkong alone is... Tama ang lasa niya, ang sarap niya. Maski wala na yung hipon na yan. There's the oyster sauce. Gusto ko ng kanin tuloy, init. Yes. The oyster sauce ang magdadala niya. Mm-hmm. Tama lang, huwag masyadong maalat. Ay, oo. Hindi pwedeng sobra. Okay, so we hope you enjoy today's episode. Ay, you will enjoy it. Lalo kung itatry ninyo, no, para mas maintindihan nyo, mas makarelate ko yung sa mga... Pinatitsagaan po namin yung mga recipe niya na itest, nang itest, hanggang sa tumama sa panlasa namin na palagay namin eh. Magugustuhan ninyo. We don't just... pick recipes from out of nowhere and shoot para lang po sa for the sake of episode, no? These are tested, tried. We try to make them as easy and as exact as possible para po madali ninyong ma-copy or ma-duplicate sa inyong mga kusina. So, we keep you in mind during the preparations for our episodes. So if you have questions, comments, and suggestions, leave us a message sa amin pong Facebook page. That's facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. And for our old episodes, mapapanood na po inyo sa aming YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen.
This has been another exciting recipe we shared with you. Maraming salamat po.